sa mundo naman tayo ng fashion at pagmomodelo. Hindi lamang po mga professional model ang kinikilala sa larang ito. Meron din mga kabataan ang may natatanging talento at kagandahan na handang lumaban at ipakita ang kanilang husay sa entablado. Kaya naman ngayon ay makakakwentuhan po natin ang mga kabataan na nanalo sa Spain at Hong Kong na under ng Pilipinas Talent Star at si Mr. Adrian Kabuhat. Good morning and welcome to Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Wow, ang gagaling naman ano, at this early age. Ay, kumbaga, nadala nyo na rin yung pangalan ng Pilipinas in terms of modeling. Alright, Sir Adrian, ano po ba itong Pilipinas Talent Star? At paano po ba ito nabuo? Actually, noong 2019 po, in-establish ko po ito to give an opportunity para po dun sa mga bata sa international, mm-hmm, para ma-showcase nila yung talent nila, yung kanilang prowess sa runway. Okay. So, gaano ka bata ang pwedeng sumali dito at mapadala abroad? Ang pinakabata po is 4 years old. Actually, si Kate Hilary Tamani po yung isa sa mga unang Dior model sa China. Yes. Wow! Grabe rin yung opportunities na nabibigay sa kanila. Sa mga bansa pa ba nanalo ang mga talents? We won in Spain, in Hong Kong, in Thailand. And also, meron na din po sa Europe, sa Tbilisi, sa Georgia. So, iba-iba pong countries talaga all over the world. Okay. Paano mo tinatrain yung mga talents? Ano, kasi bata pa sila, ano? They have to wear high heels. But parang medyo mahirap at an early age, like 4 or 5 years old. Actually, yung company namin, and also we are an advocate na hindi dapat nagsasuot ng matataas na heels yung mga bata. Mm-hmm. So, usually, kagaya sa Dior, flat shoes lang talaga sila. Ah, okay. So, yun. So, sa training naman, on the spot din, kasi we're giving them training doon din mismo sa ibang bansa. Yes. Alright. O, puntahan naman natin si Ashanti at saka si Sabrina. Okay, so si Ashanti, Top World National Cultural Costume Award, Grand Prix Best National Costume. Well, congratulations. Thank you. O, tell us about the experience abroad. Well, it was my first time po competing abroad, so I felt very nervous and excited at the same time. Pero I'm so glad po na naiuwi ko po ang corona sa Pilipinas and I made my fellow Filipinos proud. Congratulations, ha? Thank you po. Sa'yo naman, Sabrina. Tell us about the experience. Champion of the Water, Angel, for 2021. Yes. Well, it was actually very great, to be honest, to represent my beloved country, which is the Philippines. So it was a great experience for me. I really enjoyed and I met a few new friends there actually. So it was a great experience for me. Yan pong yung sinalihang competition, talagang modeling lang yan o may mga Q&A din yan? Oh my God. It's for modeling only lang po okay. Siya. Okay. Kasi may mga crowns eh. Parang mga beauty queens rin eh. Alright, puntahan naman natin si Kyla and Kate. Kamusta naman ang inyong experience? My experience was really fruitful. I do think that if children were given the chance to be exposed to different cultures and diverse backgrounds, it would be not only fruitful but also knowledgeable. And I do believe that learning from experience is the best way to gain knowledge. Tama ka dyan, no? Agree. Ako sa'yo, ikaw ay preteen Asia Pacific Princess for 2022. So nakamingle mo mga iba't ibang representative din ng iba't ibang mga bansa. Yes, from all around. Galing. Congratulations. O ito mukhang itong pinakabata sa grupo. How young are you? 9 years old po. 9 years old ka na. So you are Kate, right? Yes. Kate, 9 years old. All right. So tell us about your experience. Saan ka na sumali? Sumali po ako sa ibang bansa, sa Thailand noong June 22, 2022. Thailand. Okay. And my experience was very happy po kasi first time ko pong manalo sa ibang bansa. Mm-hmm. And masaya po ako na nauwi ko din po yung crown ko. Ang galing. Mabigat ba yung corona mo? No. It really fits your head. The title is International Mini Miss of the Year 2020. 2022, congratulations. Sino sa'yo? Parang nag-train ka rin ba sa mga iba-ibang coach? Saka anong support ang binigay ng parents mo?
sinusuportan po nila ako sa modeling, dance, and acting ko po. Ba, umaakte ka rin, ha? Daming talent. Alright, so Sir Adrian, siguro may mga magulang tayo na nanonood or even mga young adults and kids na gusto rin sumabak sa mga kompetisyon na sinalihan nila. So, you may invite them, please. Hi, we're encouraging you to visit our Facebook page. It's Pilipinas Talent Star International. So you can send your kids photos and also yung videos nila sa runway so we can check if they have the capacity and also the talent to represent the Philippines abroad. And we have lined up events upcoming this year. So may lalaban po sa London, may lalaban po sa Thailand again. Wow. At sa iba-iba pa pong bansa. So we're giving this opportunity to young kids as early as 4 to actually may mga representative din po ng adults. So even 50 plus po, may opportunities din po kami even sa mga parents. Yes. Mm. So one of these ladies probably baka mga years from now maging Miss Universe naman or Miss Earth, ano? Well, good luck ladies sa mga future endeavors and thank you very much Sir Adrian for dropping by. Thank you so much. Thank you.